isang masaya at mapagpalang araw na naman para sa ating lahat mga ka-Godseed TV at mga kapatid. Ngayon, usapang alak muna tayo. Pero syempre, hindi tayo mag-unbox ng alak. At syempre, hindi tayo yun ng alak. Nope. Ang pag-uusapan natin ay mga videos na connected at related sa alak. Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa paglalasing at labis na pag-inom ng alak? Ang mga video na ipapanood ko sa inyo ay nag-viral sa social media. At ito ang ating tatalakayin ngayon. At ano ba ang kaugnayan ng mga salita ng Diyos ukol sa mga pangyayari na kagaya nito? So, huwag natin patagalin, mag-intro muna tayo syempre. Let's go! So, welcome back na mga kapatid. At ito na, panonoodin natin ang video na sinasabi kong related sa ating verse of the day para sa araw nito. Ito ay related sa alak at paglalasing. So, let's go guys, panoorin na natin. Puno ng mga resort. So, ewan ko lang dito, pero alam ko bago sila mag-rent ng resort, bilistahan niya ng mga attendees or ng yung mag-rent mismo. So, ay compliable sila dyan. So, makita nyo dyan yung mga ginagawa ng mga kalalakihan na nag-rent ng private resort. So, private resort to, so meaning, exclusive yan para sa kanila. I-rent nila yung pool place, may rooms, may kitchen, kompleto actually yung amenities nila. May pool, so yun, sa Bukal siya. So itong CCTV footage to is nanggaling mismo sa may-ari ng resort. So pinost niya nga kasi nga binago yung resort nila. Kuwawa din yung mga small business owners kasi pati yung water dispenser tinapon sa pool. Kasi very uneducated yung mga yun. Or makagawa lang talaga ng hal kaya nag-amok ng ganyan. Pati water dispenser na sa swimming pool. Grabe, kulang nalang pati kwarto ilagay sa ano. Buta yung video, okay? Hindi naman. Thank you.
viral matapos babuyin ang isang private resort sa Calambat, Laguna. Hindi sila nakadroga, pero sobrang lasing daw sila. Magbabalita si Mon Gualvez exclusive. Mistulang rayon ang eksena ng mga lalaking ito sa isang private resort sa Calambat, Laguna nitong Lunes na madaling araw. Ang mga upuan, bote ng alak, pati na water dispenser, pinaghahagis sa swimming pool ng resort. Tatawa-tawa pa sila habang paalis. Kaya pala nagsisigaw ang kanina. Kaya ganun na lamang ang panlulumo ng mga may-ari tauhan. Ang maayos na resort kasi, nag-ala war zone. Pati water dispenser, nasa swimming pool. Grabe, kulang nalang pati kwarto ilagay sa ano. Buta yung video, okay, hindi naman. Nagkalat din maging mga pagkain at basura ng mga bisita. Sa banyo, punong-puno pa ang lababo ng suka. Tapos nakita ko nga ako kung gaano yung kakaboy, karumal-dumal yung ginawa. Talagang sobrang galit, inis yung naramdaman ko nung time na yun. Lalo tinakasan nila yung ginawa nila. Sinubukan pa rin ng grupo na kunin ang deposito na 1,000 piso. Pero nang sinabihan sila ng caretaker na i-check muna ang resort, kumari pa sila paalis. Eksklusibo namin nakausap ang ilan sa mga lalaking nakuhanan sa video. Birthday daw ng isa sa kanila kaya sila nag-swimming party. Tumanggi silang kumarap sa camera pero depensa nila, dala lang daw yun ng sobrang kalasingan. Parang napasobra na lang po din kami sa inyong alam. Hindi na po namin napigilan yung sarili namin. Ganyan na po ang nangyari. Paniniguro pa nila, hindi sila nakadroga. Wala po kaming ginagamit na kahit anong droga. Yun po ang totoo. Hindi po kami asik. Sadyang tinamaan lang po talaga kami ng alak. Nasa 3,000 piso lamang ang binayad para marentahan itong resort mula alas 7 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, kasama na dyan yung paggamit itong swimming pool, yung mga kwarto at iba pa mga appliances. Kaya ganoon na lamang kasama yung loob ng mga may-ari ng resort dahil bukod sa mga nasirang gamit, pati sila nababash na rin daw sa social media. Pumayag na rin kasi nung una ang mga may-ari ng resort na pabayaran na lamang ang mga nasirang gamit sa halagang 30,000 piso. Pero dahil sa nag-viral na video, tila sila pa raw ang napapasama. Ba't daw kami nagpatawad? Mukha daw kaming pera. Parang sampalin lang daw kami ng pera kahit ganun na yung ginawa sa amin, okay lang. So syempre po masakit din yun sa amin kasi gusto namin mag-move forward kasi syempre business to eh. Kailangan namin bookings, hindi ng mga comments. Dahil dito, iniisip ng kampo ng pamunuan ng resort na ituloy na lamang ang pagsasampan ng reklamo. Tinanggal na sa pinagtatrabaho ang kumpanya ang 4. Ngayong nahimasmasan na sila mula sa kalasingan, mensahe ng ilan sa mga nanggulo sa resort. Gusto ko po sana humingi ng pasensya sa nangyari. Gusto ko humingi ng tawad sa owner ng pool na to, ng resort. At sorry din po sa mga nagrabyadong tao. So kita nyo guys mga kapatid, dahil sa sobrang kalasingan, yung mga gamit sa resort, pinagtatabo nila sa swimming pool, sinira nila, hindi nila naisip yung consequences ng kanilang ginagawa. Nasa huli ang pagsisisi, di ba? Sobrang lasing mo, hindi mo alam ginagawa mo, minsan nadisgrasya ka, kung hindi ikaw ang masaktan, ikaw yung makakasakit, makadisgrasya, minsan yung pamilya mo, masaktan mo, makapagsalta kang di maganda, makakaawa ka ng mga bagay na maaaring mong ibato sa kanila o basagin. Nakakasira ang alak sa pamuhay ng isang tao. Kaya ano po ba yung sinasabi ng Biblia patungkol sa pag-inom ng alak na labis-labis o paglasing? Ito po ang sinasabi ng Biblia patungkol sa labis-labis na pag-inom ng alak o paglasing. Basahin po natin. Narito ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga salita patungkol sa paglasing. Mga taga-Efeso Chapter 5, verse 18. Huwag kayong maglalasing, sapagkat mauuwiyan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng espiritu. Mga Kawikaan, chapter 20, verse 1. Ang alak ay nakapagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kamangmangan ang magpakulong dito. So malino po na sinasabi ng ating Panginoong Diyos na ayaw niya ang naglalasing sa isang tao. Ang paglasing daw ay nauwi sa magulong pamumuhay at ang paglasing ay nakapagpapababa ng dangal ng isang tao. Totoo po ang salita ng Diyos, ito'y tapat, mabisa at mapagkakatiwalaan.
Kita niyo, sabi niya sa kanyang mga salita, ang pag-inom ng labis ng alak o paglasing ay nakakababa ng dangal at nauwi ito sa magulong pamumuhay. So kailangan natin sundin yun, mga kapatid, mga kagadsid. Hindi tayo maliligaw kung tayo ay gagabayan ng salita ng Diyos. Huwag niyong isipin kung sabihin ng ibang tao na boring ka, corny, walang paisama. Ang mahalaga, masaya ang buhay mo, kasama mo, pamilya mo, hindi ka nag-aaway-away, tahimik, at git sa lahat, namumuhay kayo ng sama-sama ng may pagpupuri at pagkilala at pagsamba sa ating Panginoong Diyos sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, hanggang dito lang muna ang ating video para sa araw na ito. Nawa meron kayong napulot at natutunan mula sa ating salita ng Diyos na kahit medyo pabulbul pa ako, ay naunawaan nyo ang mensahe ng video nito. Huwag na huwag tayong maglalasing sapagkat ito ay nagdudulot ng pagkababa ng ating dangal at magulong pamumuhay. God said TV po and God bless all. Kita-kits sa ating bago at susunod pang mga videos. Maraming salamat po and God bless all.